Hi guys, so for today's vlog, wala tayong i-unbox. Wala tayong pa-prime nyo na load. Hindi din ito tungkol sa pagkikwento ng kung ano-ano or ano pa man. Gusto ko lang pong mag-thank you sa inyo. Kasi hindi po agad ako nag-vlog about dito. Kasi iniintay ko muna kasi baka mamaya mabawasan. Baka mawala. Kasi gano'n naman po talaga dito sa YouTube. Nababawasan po talaga yung mga subscribers. Kapag may mga subscribers na kaniklik lang nila or hindi naman po nila pinapanood yung video mo. So, nababawasan po talaga yung mga subscribers mo. Anyway, teka lang. Masaya lang po ako dahil nakagain na po ako ng 1,000 subscribers. Masaya po ako kasi meron pong 1,000 tao na nasuporta po sa akin. At nanonood po sa akin. Siyempre po, matagal pa po yung lalakbayin ko para makakuha ng 4,000 watch hours. Pero nakakatawa naman po yung mga nakikita kong views dun sa mga previous vlogs ko. Ayan po, kung makikita nyo, ayan. Yung gomo ko po, nakadish na po siya ng 1,100 plus views. And ayan po, karamihan po talaga ay ang dami pong nanonood. And masaya na po ako, sobrang thankful ko po sa Panginoon, lalo na po sa inyo na nasuporta po sa akin. And syempre po sa Lord na talagang binibigyan niya po ako ng lakas ng loob. At syempre yung mga tao pong mahahalaga po sa akin na todo-todo po yung pagbibigay sa akin ng suporta. Yung meron ka pong 1,000 tao na nanonood sa'yo, sobrang enough na yun. Yun nga lang, meron kang 2 o 5 subscribers. Eh, ang sarap na sa pakiramdam. Kasi merong 5 nasuporta sa'yo. Ano pa kaya yung merong 1,000 taong gustong sumuporta sa'yo? Ayan. So, in just 1 month, April 25, dun ko nalaman na 1,020 na pala yung subscribers ko. So, nagulat ako kasi 125 AM yun, ng madaling araw. Doon ko nakikita kasi daw ako makatulog sa kanan ng ipin ko. Tapos, sabi ko, buksan ko nga yung cellphone ko. Tapos, magtitingin sana ako sa YouTube. Pagkita ko, 1,020 na. So, eksaktong 1 month, April 25 po, nakakuha po ako ng 1,000 subscribers. So, eto po yun, March 23. Parang ang lungkot ko na hindi ko maintindihan. Tapos, nabubuo. Siguro dahil nakaka-boring. Kasi syempre, ECQ. Nakaka-boring. Wala kang magawa. So, ayun po. I decided to, ayun nga, magawa ng YouTube. And, nakaka-boring lang kasi. Wala akong plano na parang ganon yung ganito. Wala talaga sa plano. And then, nag-try lang ako na may magsusubscribe kaya sa akin. So, minessage ko yung mga friends ko na meron akong YouTube na ginawa. Pero walang video. Wala pa siyang video. And then, March 24, 80 na yung subscribers ko. Wala pa akong video. Sasabi ng mga kaibigan ko. Saka ng mga nagsusubscribe sa akin. Hindi din ako nag-announce sa Facebook ko. Hindi ako nag-announce na meron akong YouTube. Minessage ko lang yung mga kaibigan ko. Kasi ayoko muna na parang, yun nga, basta yun. Kung talaga siya pinost sa, ano ko, sa MyDay ko, sa IG ko, wala. Wala akong pinost na ganun. Kasi nga, nahiya ako, ayoko pa. Yan. Tapos, naghahanap na yung mga kaibigan ko, parang nagdaan, kasi 24. 25, naghahanap na yung mga yung ilan sa mga minessage kong kaibigan ko ng video, kasi nagdadagdagan yung subscribers ko. Parang, excuse me. Nakasamid ako. Nagdadagdagan siya. Parang nag-150 na. And then, wala pa rin akong video. Sabi nila, sayang naman daw yung mga nagsusubscribe. Baka gusto na nilang may mapanood sa akin. Sayang din yung views. Sabi ko, teka, wala akong mai-content. Ayan. Ay, wala akong mai-content. Hindi naman ako maalam kumanta. Nakanta ako, pero hindi ako magaling kumanta. Hindi ako maalam. Ayan. Tapos sabi ko, sayaw. Ayoko naman na makita nila ako na nasayaw. Ayoko.
Ayun, sabi ko, anong iba-vlog ko? Daily routine? Hindi naman ako artista para subaybayan ako ng mga tao. So, wala. Anong iba-vlog ko? Wala akong maisip. Kasi syempre, di ba yung mga artista, daily vlogs or daily, yung mga ginagawa mo araw-araw, yung mga chika-chika mo, di ba? Syempre, aanuhin yun eh, papatukin yun ng mga tao kasi artista sila. Eh, ano ba ako? Anak naman ako ni Lorne. Pero ibig kong sabihin doon, hindi tayo sikat para mapanood tayo agad-agad or panoorin agad nila yung mga videos natin, tangkilikin agad yung mga videos natin. Hindi tayo ganun kasikat. At hindi naman talaga tayo sikat. Hindi tayo kagaya ng mga artista. Anyway, ayun nga. Sabi ko, wala, ano, i-vlog ko. Tapos, eto nga, nag-suggest sa akin yung kaibigan ko na sabi niya, bakit yung TikTok, ilang TikTok videos mo? Sabi ko, naku, ayoko nun. Tsaka, hindi din pwede yung ibang mga TikTok videos na may kanta na, yung may mga kanta na pwedeng ma-copyright. So, hindi yun ganon. Hindi yun basta-basta pwede ka mag-upload. Mag-upload ng video sa dito sa YouTube na galing sa TikTok, lalo na kung may mga music yan kasi makaka-copyright ka. Ayan. So, hindi kami makaisip, anong vlog? Anong gagawin ko? So, yung mga sinasuggest nila, hindi ko pa pwede agad gawin kasi nga, napapanood ko dito sa YouTube na hindi nga daw pwede basta-basta na ganun yung mga gagawin mo, yung mga daily vlogs o gaya ng ginagawa ng mga artista. Kasi nga, sino manonood sa'yo? Sino bang may pakialam sa'yo? Sino bang may gustong manood sa'yo? Ayan. So, dapat. Bago ka pa lang sa YouTube, so hindi dapat mga ganon yung vina-vlog mo. Dapat yung mga makakatulong at mapapakinabangan para pag-search nila, makikita nila yung na-search nila na baba, example ko na doon yung GOMO, yung GOMO SIM card. So, siya yung nagkaroon ako ng 1,175 views. Ewan ko lang kung magiging ilan pa ba siya. Pero ngayon ay 1.175 siya. In just 1 week lang ata yun, ay naka-gain agad ako ng 1.1k doon. So, sobrang nakakatuwa yun. At hindi pa ako noon, in just 5 days kasi na, yun nga, kagaya ng sa previous vlog ko ito, yung nakakuha ako ng 460 plus na subscribers in just 5 days ata yun. Paano ko ba yun nakuha lahat? And paano ko din ba nakuha yung gantong kadami agad subscribers in just 1 month? Sipag, tiyaga, at pasensya. Yun lang po talaga kasi, ayun nga po, kagaya nga po nang sabi ko ay dun sa previous vlogs ko na paano ba ako nakakuha ng 460 subscribers yan in just 5 days. Ay unang-unang ginawa ko, minessage ko talaga muna yung mga unang taong susuporta sa akin, yung mga kaibigan ko na alam kong tutulungan ako, and then, nagtsaga ako na mag-comment sa mga small YouTubers na inaasahan ko, nagbabaka sa akali ako na magsusubscribe back sila sa akin. So, syempre, may mga hindi, pero okay lang yun, wala namang problema. And, but at least, diba, nung 1 month, paka 1 month ako, ayun, nakukuha agad yung 1,000 subscribers. Syempre, masaya na ako dun. So, syempre, yung mga content dapat natin as bago lang dito sa YouTube, yung dapat na papakinabangan or mga reviews. Kaya, yung parang ginawa kong mga reviews ay puro unboxing. Kasi napansin ko na yung mga unboxing videos ko, yun yung mas mataas. Naging mataas din naman yung mga kwentong bukid, yung mga gala, lalo na yung gala, yung sa Taguig, naging mataas din. So, pero parang feeling ko mas angat yung mga reviews ko. And so yun yung mas pinipili kong i-vlog yung mga reviews. And ayun nga, kung pipili kayo nga ng content nyo, dapat yung mapapakinabangan. Kagaya ko, tuloy ko yung sinasabi. Yung mapapakinabangan talaga. Mga reviews, yan. Kasi yan din talaga yung unang hinahanap ng mga tao at sa pagsisearch nila. And sobrang hirap na makagain agad ng 1,000 subscribers. And minsan kasi wala din nanonood, diba? Meron ako nakikita na 28 views lang. Ganun. Siyempre nakakalungkot yun. Pero ganun talaga eh. Hindi kasi agad-agad. Hindi mabilisan, hindi instant yung
pagkakaroon ng subscribers and ng mga views and para mapuno mo yung 4K watch hours. So, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Matitest talaga dito yung pasensya mo. May mga times na nababawasan yung subscribers ko. Natatandaan ko na ang bilis kong mag 500. Ang bilis kong naka 500. Dito, tuwa ako. Bilis kong naka 500. 500 tuwa ako. Biglang isang ganun. Parang 3 minutes lang naging 584 ako. So, tuwanto ako. Tapos, natulog lang ako. Pag-gising ko, 502 na lang ulit siya. Sobrang nanlambot ako noon. Alam ko, feel ako ng mga small YouTubers dyan. Nanlambot ako noon. Kasi, sumali ako noon sa mga paangat. Sumali ako noon sa paangat. Tapos, ayun, nawala yung ano ko, subscribers. Siyempre, gano'n naman talaga. Hindi lahat na siswerte dun sa paangat. May mga nasiswerte, meron namang hindi. So, syempre, tiyagaan lang din talaga. And syempre, advice ko lang sa mga bagong, or magsisimula, at yung target nila na 1K subscribers ay tiyaga lang talaga yung kailangan. And it takes time, hindi nakukuha ng pangmadalian, hindi nakukuha ng mabilisan. Unti-unti talaga, kasi nga, syempre, hindi naman lahat mag-subscribe sa'yo at hindi naman lahat suporta sa'yo. Ang payo ko lang sa'yo, isipin mo yung mga tao na alam mo tutulong at susuporta sa'yo. Yun talaga muna. And, syempre, magpumili ka ng mga content na alam mo na papatukin ng tao. Ano ba ano dun? Tamang term. Basta yung alam mo na mag-click sa mga tao. Yan. Huwag muna yung tungkol sa'yo. Kasi, lalo na kung bago ka pa, ang totoong talaga manunood lang yan, mga malalapit na kaibigan mo. Yan. Eh, paano yung ibang tao? Interesado ba sila sa buhay mo? So, yun ang iisipin mo. Kapag hindi ka pa naman talaga malaki pa yung mga... Pag hindi pa malaki yung subscribers mo at hindi pa madami, huwag muna yung tungkol sa'yo. Dapat more of review ng mga products, unboxing, mga editing, mga pag-edit, yan. Ganyan yung mga patok ngayon sa mga bagong YouTubers. And ayun nga, huwag muna yung mga tungkol sa atin. So, isipin natin na oo, may manonood sa atin, pero iilan. So, syempre, yung mga viewers, parang analo na kung hindi ka nila kilala, pag nilagay mo a day in my life, sino ba to? Sino ba to? Papanoorin ko ba to? Ayan, gano'n. So, syempre, piliin natin yung mga content na alam natin na isinesearch ng tao. Ayan. And again, sobrang nagte-thank you lang ako sa mga... Ay, mayroon kumalaw. Sobrang nagte-thank you lang ako sa... Unang-una sa Lord. Dahil, syempre, sobrang thankful ako sa Kanya, sa blessings na binibigay niya sa akin, sa mga sponsorship and sa collabs na pinagkakaloob niya sa akin. And sobrang thankful ako doon. Thankful din ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng mga mahal ko sa buhay, mga taong malalapit sa akin na sinuportahan ako at walang sawang tumutulong at sumusuport talaga sa akin as in sobra. Alam mo yung excited ako ikwento sa kanila na, uy, 1K ako. Tapos tuwang-tuwa sila or minsan sila pa yung nagsasabi sa akin na, be, ano ka na? Yan, lalo na si Melrose. Be, ganto ka na. Yan. Masaya ako. Lalo na yung mga tropa ko. Yan, tropa ko sa PUP, mga kaibigan ko. At kaibigan ko rin sa church. Mga kaibigan ko rin sa church ay talaga din sinusuportahan ako. And sobrang happy ako. Ang heart ko, pati itong nag-e-edit ng video ko, sobrang haba ng pasensya niya. Thank you sa'yo. Thank you so much. And ayun, alam ko yung hirap mo sa pag-e-edit ng video na to. Alam ko na nakakapagod at minsan tambak din yung ginagawa mo. Pero naiisingit mo pa rin i-edit tong video ko na to. And sobrang salamat sa inyo dahil napaka-supportive ng mga kaibigan ko at niyo pong lahat na talaga naman pong sinuportahan ako. Tinuluman ako and ang goal ko na lang po makakuha ko ng 4,000 watch hours. And ayun na, sana kung loloobin ng Panginoon. And thank you po. Thank you po talaga. Thank you so much po sa inyo. Ang heart ko po ay napakasaya. And basta nung gabing yun, parang nung madaling araw na yun, parang gusto kong sumigaw sa saya. And basta sobrang saya ko lang.
ang saya kapag mahal mo yung ginagawa mo ngayon. Ang saya pala kapag pinapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo. Iniyak ako. Kasi parang hindi mangyayari ito lahat kung hindi papahintulutan ng Panginoon at kung hindi ako susuportahan ng mga circle of friends ko at ng mga taong mahal ko. Ayun, sila yung nagpapalakas ng loob ko na ituloy mo, kaya mo yan. Ang sarap-sarap sa feeling, kaya kung ako sa inyo, piliin nyo yung mga kaibigan nyo. Sabi nga, huwag tayong mamili ng kaibigan nyo. Pero, kung good yan sa mental health mo, kung goods yung mga kaibigan mo na yan para sa sarili mo, sa pagkatao mo, at nakakatulong sila para mag-grow ka, hayaan mo sila na pumasok sa buhay mo. Dahil kung alam mo sa sarili mo na yung mga kaibigan na yon ay walang maidulot na maganda sa buhay mo, and then pagpatuloy mo pagkakaibigan mo sa kanila, and then kung hindi naman, diba, so stop na. So iwas tayo sa mga toxic na tao para hindi tayo maging toxic at hindi tayo maging stress sa buhay. Salamat, dahil hindi ko naman nakukuha itong 1,000 subscribers kung hindi po niyo po ako sinusuportahan and kung hindi po ito nilaloob ng Lord. Thank you so much po sa inyo and sa mga small YouTubers dyan. Tiyaga lang po at nakukuha niyo din po yung goal na 1,000 subscribers and sunod po dun yung 4,000 watchers. Tiyaga lang po dahil wala naman po nakukuha sa mabilisan. Nakukuha po yan sa tamang pag-aantay at pag-tsatsaga. And thank you again for watching this video. Antay-antay kayo dahil meron tayong pag-giveaway. Thank you for watching this video. Please give this video a thumbs up. And don't forget to like. Ayun nga, like na nga eh, diba? Share, comment, and subscribe. And please click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong videos. Thank you. God bless you all. Thank you.